few moments later. Ang inyong announcer ay pagod na pagod. Nakikita niyo ba ang aking model? Pagod na pagod na, hindi na makangiti. Pero ang mga batang maliliit na doon, ilang taon na po ito? Nakakalakad na doon. Kung feeling ko baby ba doon? Nakakalakad, may bigis ka ba yan? Dapat ang bata nagbibigis yan hanggang limang buwan kasi walang bewang yan pagka tinanggalan mo kaagad. Baby, baka may bigis ka pa dyan, ha? Ang liit naman na doon, lalakaan ko tayo naman. Ang bilis nyo naman mag-mature. Halit na lang kaya tayo, ako na lang, baby. Ayoko mag-mature, eh. Pero mga bata, gusto ko ipapatuko. Ilan taon na ito, baby? Kaya na po ito, ano? Ay, baby, lang ako. Ay, ikaw, ilan taon na ito? 1 year old? Naku, Diyos ko, parang baby blue. Gusto ko karagahin, eh. Ang liit, eh. Mga bata! Parang manumanda na kayo. Parang ang bilis yun, lumaki. Bakit ganun? Parang kasi laki ko lang kayo, ha? O mga bata, bumaba ako ulit dito sa inyo dahil na-miss ko kayo. Naalala niyo ba nung huling pumunta ako dito? Nabigay ako ng bola? Naalala? Ah, naalala niyo. O ngayon, hindi lang bola ang dala ko. Meron kayong Jollibee na burger at saka juice. Ako din, hindi pa ako nakakain ng burger. Pero nandito ako para sa isang food feeding program po para sa mga anak natin, sa mga bata. Alam po ninyo, ang mga bata ay malapit sa akin. Mahilig kasi ako sa bata, eh. Kaya ito yung mukha ko, gusto ko pa rin maging bata. Kaya nakita ko kagad, napapansin ko yung maliliin. Kasi yung mga bata, mababaw lang po ang kaligayahan yan. Diba, labing-labingin mo lang yan, bilihan mo lang yan ang gusto niya, hindi na magmamaktob yan. So ako po, naalala ko nung kabataan ko, syempre medyo mahigpit ang mother kasi teacher po ang mama ko. Kapag gusto ko ng Jollibee, ang lagi sasabihin ni mama, sa birthday mo na lang. Aantayin ko pa po yung isang taon bago ako makapag-Jollibee kasi kailangan sa birthday ko ako makakapag-Jollibee. Dahil 7 po kami magkakapatid, hindi kami sabay-sabay nagja-Jollibee kasi ang katwira po ni mama, masyado kayong marami mahal sa Jollibee. Kaya ako po, naalala ko, yung mga bata po, mabigyan nyo ng Jollibee, napakasaya na niya. Lalo na kung ang Jollibee pa ang bababa sa inyo, di ba? Ako nga noon, umiiyak pa ako dahil ang tagal ng birthday ko kasi gusto ko kumain ng chicken joy tsaka spaghetti tsaka burger. Pero ako, bibigay ko na sa inyo, bababa ako sa inyo. Ako mismo ang pupunta. Kasi alam ko yung pakiramdam ng bata na ang simpleng kaligayahan, napakalaking bagay. Sapagkat pag maligaya po yung mga anak natin, syempre maligaya unang-una yung magulang. Sumunod po yung mga lola at lolo, di ba? Kaya yung mga bata, marapat lamang na sila po ay turuan natin ng tamang asal. Dahil yung mga bata po na ganyan, ang madaling mahubog. Turuan po natin, mga bata, sino nag-aasikaso sa inyo araw-araw? Sino nag-aasikaso? Mama! Pag wala si mama! Mama pa rin? Pag wala si mama? Papa! Pag wala si papa? Ha? Lola! Pag wala si lola? O diba, sino ba nagmamahal sa atin kundi yung ating magulang at saka ating mga lolo at lola? Dapat, mga bata, lagi kayong magbe-bless sa inyong mga lolo at lola. Paano ba magbe-bless? Paano tayo magbe-bless? Gaganon tayo, hawakan natin yung kamay and then be-bless tayo. Tapos pag kinakausap natin yung mga matanda, yung mga nakakatanda sa atin, lalo na yung mga lolo at lola natin, lagi tayong sasagot ng po at opo. Lalo na yung mga nakakatanda sa atin, si ate, si kuya, di ba? So kailangan lagi tayong magsasabi ng po at opo. Hindi po natin dapat kalimutan na turuan sila ng magandang asal sapagkat ang mga anak po natin, pag maganda ang kanilang kinalakihan, kahit pa paano paglabas po yan, makakatulong po yan, magkakaroon po yan ng pagkalambing sa ibang tao. Matututo rin po sila na magmahal ang kanilang kapwa. At the same time, matututunan din po nila na makatulong din po sila sa kanilang kapwa. Ako po ay tumakbo nung
ang huling halalan bilang konsehal ng 5th District ng Maynila. Kahit may eleksyon o wala, sinabi ko po, bababa ako sa bawat barangay para makatulong. Hindi po natin kailangan maging isang politiko at hindi po natin kailangan magkaroon pa ng eleksyon para lang bumaba. Dapat sa kahit na anong oras, tayo po ay handa para makatulong sa ating kapwa. Yan po ang ating advokasya na gusto ko po ituloy hanggang sa ngayon. Lalong-lalo na po ang ating mga senior citizen na dapat direktang benepisyo maibigay sa inyo ang ating gobyerno. Sapagkat ang mga senior citizen po, hindi naman lahat yan nakaipon, hindi naman lahat yan may trabaho, at hindi lahat kaya mag-maintenance. So dapat po yung sulong natin na programa para sa inyo na madagdagan po ang inyong benepisyo, yan po ang sinusulong ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos para sa inyo. So ako naman po, bilang isang mahal na mahal ko po ang District 5. At kahit anong oras ako po ay bababa at hindi ako mamimili. Kahit mangitim po ako, kahit gumulo-gulo na yung buhok ko at wala akong tulong, okay lang po sa akin. Dahil yung pakiramdam ko po pag uwi ng bahay ay napakasaya. Yan po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Mga bata, bibigyan ko kayo ng Jollibee na burger, juice. Ah, sumusuka? Baka nagugutom na yata. Naku, Diyos ko, may nasusuka pa. Sandali pa, pilahin nyo na maayos. Baka kasi naiinitan. Mga bata, pasalamatan natin ang ating mga magulang, lalong-lalo na yung mga lolo at lola natin. Okay lang ba sa inyo kung bigyan natin ng awitin ang ating mga lolo at lola? Para naman mabigyan natin sa kanila yung pasasalamat sa pagmamahal na ibinibigay nila sa atin dahil araw-araw sila ay nahihirapan, namamalengke, di ba? Sumasakit na yung likod, naglalaba, nagluluto. So itong awitin po na ito, makakapagbigay sa inyo ng inspirasyon na kayo po ay hindi tumatanda kundi bumabata. Lalong-lalo na po yung kakantahin natin sabay-sabay. Mga bata, sandaling-sandali lang to, ha? Kasi meron ako regalo sa inyo, so regaluhan din natin ating mga seniors. Okay lang ba? Okay. So, parang wala ako nakikita mga seniors, kundi mga junior citizen dito. Ang babat. Oh, Diyos ko. Parang mala Gerald Anderson ang posing. Tumaas pa yung kilay. Tayo, ilang taong ka na po? Ang ganda ng posing nito. Pwede sa camera, nakasaldal sa pader. Diba? Yan ang magaganda. Kayo po na, ilang taon na? Diyos ko, parang feeling ko hindi ako kailangan tumanda. Kasi ang lalakas pa nga po ninyong tignan, di ba? Sa kakaasikaso natin sa bahay, lumalakas tayo lalo. But anyway, itong awitin ko para sa inyo po lahat. Kasi ang mga lolo at lolay. Namiss ko sa inyo na ko. Sumutan sa akin ng ganyan. Kapisado nyo, ha? Kaya bilang
siguro. Pasensya na po kayo, medyo paus na ako, mga 100 times ako akong kumakanta. Pero para sa mga seniors natin, gusto ko pong magpasalamat sa inyo po. Dahil kung di dahil sa inyo, wala pong maratamang doon. Kaya gusto ko po sana ibahagi ang mga blessing na nakukuha ko po sa inyo. Dahil ang Panginoon ay napakagaling. Alam niyo po, hindi natin akalain na tayo po ay makakaharap-harap after po ng pandemya na naranasan natin. So ito po ay malaking pasasalamat, lalo na sa mga bata. Huwag mo na kayo magtulakan. Para sa mga seniors natin na narito, para hindi na malungkot si tatay, bibigyan ko kayo ng tagro. 1,000 pesos. Pamasay ng mga po bukas, may pasok na po. Maraming salamat po.
sa inyo. Kaya, kay Ma'am Mara po. Opo, maraming salamat, Ma'am Mara, sa tulong niyo po sa mga senior citizen na nandito po sa baryong 651. Barangay 651, Zone 68 po. Thank you po. Okay. Salamat po, Ate Mara. Mara pa. Ikaw, Ma'am. Salamat po, Ma'am. Thank you very much. Salamat po. Nabigay mong 1,000. Ay, nabigyan kayo, Tay. Oh, so, anong gagawin nyo dyan? Anong gagawin nyo? Pagkain. Buti, wala pa ba kayong iniinom na gamot? Maintenance? Wala pa. Ay. Pistro. Ha? Pistro. Ah, na-stroke ka? Eh, na-restro na siya. Ano ah, na-restro? Ah, naka-register ka na? Naka-register ka na po sa ano? Sa senior? Online ng senior citizen? Okay. Wow, sino nag-register sa inyo? Ito, barangay po. Ah, sa barangay. Patulong kayo. Ayan, ang galing. Ang galing pala dito. Ayan, salamat po, Tay. Diyan kayo nakatira dito po. Po. Okay, salamat. Salamat po, Tay. Next time ulit pupunta ulit.